Ayan na, magandang araw ulit sa inyong lahat, guys, and welcome back sa ating channel. Ngayon, mag-electrical tayo. May bago tayong gagawin, magre-rewiring lang. Pakita ko sa inyo yung pagre-rewiring kasi may isang araw pa daw dumating yung materials kasi ma-estimate ko na siya or nakapagawa na ako nung isang araw. Tinawag sa akin nung may-ari na parang last week pa dumating. Medyo naging busy lang tayo yung project natin sa Tagaytay, sa Lipa, tsaka yung may ginawa din tayo ibang mga pump, yun. Sunod-sunod, kaya ngayon lang natin mababalikan. Kagandahan naman, di pa daw nagsisimula yung mga carpenter. Gagawin lang natin, magre-rewiring tayo. Dito lang, guys, sa kabilang bayan namin, sa San Pablo, dun lang sa NHA, yun. Alam ko, nakasakop dun is Barangay Santo Angel, yun. Magre-rewiring lang tayo. Kasi almost 30 years na daw yung wiring nila. Tapos magpapagawa din naman sila ng bubong. Para isang akyat na lang daw sa ceiling, then isang hipo na lang doon sa ano, kumbaga isang gawa na lang. Yun, kaya nag-aalangan na rin yung may-ari kasi 30 years na yung tagal ng bahay nila, biro nyo, yung kung gano'n nakaluma yung ano, yung electrical wiring nun or yung wire nun. Tapos siyempre, prone na rin yun sa ano, sa, ay, good morning, baby Una! Hello, baby Una. Good morning. Sama ka sa work? Ha? Ayan, kita nyo guys kung gano'ng katagal na yon. Kaya, prone na siya ang mga poultry electrical wiring. Kaya, papalitan na rin. O, rewiring na natin, guys. Pakita ko sa inyo yung pag-rewiring na. Na, baby Una, sama ka sa work? Come on, baby Una. Hello ka sa kanila. Hello. Hello ka sa kanila. Hello. Hello. Ano yan, baby Una? Ah, hello ka, hello. Hello. Good morning. Hello ka, hello. Hello. Good morning. Good morning. Ayan. Let's go guys, punta tayo. Kukumulitin pa ako ni Baby Uno eh. And guys, andito tayo sa loob ng ceiling, yung wiring, i-rewire natin na bahay. Ayan. Flashlight ko lang kasi medyo madilim kahit nakailaw na yung ating camera. Tapos yung mga materials natin, na ito na guys. Papalitan natin yung PVC, ayan, pati junction box, tapos kasi yung ano walang junction box na ginamit eh doon sa wiring nila. Ayan. Tapos yung wire natin isang 3.5, ayan, ito yung 3.5 para doon sa outlet, papalitan na rin natin yung outlet. Tapos yung feeder line ng ilaw, gagamit din tayo ng 3.5 sa ilaw natin guys, papunta sa breaker. Tapos itong 2.0 para naman to doon sa mga papunta natin sa switch, yung return natin. Ayan. Lahat ito, mga bagong wire na ito na yung kakabit natin. Lahat yan, pati yung outlet, switch, ilaw, papalitan natin. Ayan. Ito yung 2.0 para sa ilaw to guys. Ayan. Then guys, kasi makikita nyo, hindi sila gumamit ng junction box. Tapos may mga wire na exposed pa din. Ayan, makikita nyo guys. Gumamit sila ng PVCT. Yun. Tapos doon sa loob ng T, doon sila nag-splice. Yun. Tapos, ibabago natin yung linya niya or pati mga PVC, papalitan natin guys. Gamit na tayo din ng ito, ayan. Ito yung ating ano, junction box. Tapos, may cover to. Kasi kumakita nyo, ayan, PVCT na banggit ko nga sa inyo kanina. Although, meron siya mga junction box. Yung ibang junction box is, ano, yung GI pa, bulok na rin or may kalawang na rin guys. Yun, no? May mga parts na naka-PVCT lang siya, yun, doon sa side na yun. Makikita nyo, yun, naka-PVCT. Tapos, dun sa loob siya naka-splice. Pakita ko sa inyo mamaya yung pagkaka-splice nila sa loob ng, ano, ng PVCT. Kaya ngayon, para mas safe, i-rewiring na rin naman natin siya. Pati yung PVC, papalitan natin para, ano, yung mas matibay na itong orange na. Tapos yung junction box, ayan. By Ecodex, guys. Then, ayan, ito, may flexible loss nga siya, pero may part pa rin na ito, mga wire is exposed. Ayan. Prone siya na matalupan kapag kaganyan naka-expose. Kaya gagawin natin mula dito hanggang dun nasa dulo, papasok natin ito lahat ng PVC. Dun sa, or lahat ng wire sa loob ng PVC guys. Hanggang dun sa panel natin or circuit breaker. Ito, PVC clamp pang secure natin ng PVC natin. So yung dati wala. Yun, basta nakahang. Meron man is, ayun. Common nail yung nakalagay. Ayan.
Ito pa sa kabila. Ito yung mga iba pang wiring natin. Ayan. Ito niya. Ayan. Yung mga ano niya. May box man siya pero yung iba basag na yung PVC. Ayan. Tapos yung iba naman i-iskalaong na yung junction box. Tapos merong ginamit. Halo-halo. Merong ginamit na flexible. May PVC. May blue pipe pa na pantubig. Ayan. So yan. Yung iba sumikot pa yung linya, kumbaga hindi niya maintindihan, kaya iayos natin yung linya pati na rin ng wiring kasi almost 30 years na to eh. Yun ang sabi sa akin ng may-ari. Guys, yan yung linya natin is ito yung iayos natin to kasi yan gumamit ng T tapos doon naglagay ng splicer na dugtungan sa loob pa ng T. Yun kaya tayo gagamit ng mga junction box. Yun, yun yung purpose ng junction box. Kaya maglilito tayo, kailangan may junction box. Doon tayo mag-i-splice, hindi sa loob ng ganitong T or ng PVC, guys. Yan. Kaya mag-i-splice doon. Kasi pag yan yung nag-loose or nag-ano, pwedeng masunog yung PVC or mag-shorted doon kayo sa loob ng PVC. Huwag daw kayo mag-doon mag-i-splice sa loob. Yun. Yung gagawa natin is nilayout mo natin yung mga PVC. Kasi ito nga, may nakatira dito. Gagamit pa nila yung kuryente. Hindi mo natin siya ikakat. Isa pa, the same time, kumbaga, mas mabilis tayo makakapag-dinya kapag gagawin nila yung open na natin PVC. Hindi mo natin kinalas lahat ng mga wiring kasi hindi tayo bali dito. Alam natin kung saan itatakbo yung ilinya natin. Yan, baba, magpupunta dito, gayon to. Ito, isa pa ilaw. Tapos yung sa switch yun. Alam natin kung saan tatakbo yung ating PVC. Mabilis tayo magwa-wiring kasi pag kinalas na, yan. Lalo-lalo ito, hindi tayo naglinya kasi ito daw almost 30 years na. Pwedeng marito tayo saan matumakbo yung switch, kung saan damaan yung ilaw, kung saan damaan yung outlet. Yun. Ganito, sa, yung outlet nasa taas din damaan kaya magkakasama na siya. Kaya yung unahin natin, layout to PVC. Yun. Alam, mabilis tayo makapag-layout. Although, papalitan naman natin siyang wire. Habang ginagawa natin ito, magagamit ng owner yung electrical or yung kuryente. Makakagamit sila na pag nag-energize natin yung ating bago nating ano linya, automatic diretso gamit sila, hindi sila maabala or mawala ng ilaw na isang araw kasi hindi lang naman natin isang araw gagawin ito eh, may isaabot pa itong 2 to 3 days yung mga ano naman gaya nito, yung ilaw lang. Alam ko naman na walang kasama na ibang wire na live or line 1 and line 2, ito ilaw lang. Diretso sa switch yan. Nagyan ko na lang ng allowance kasi ito yung switch nila, yung pababa. Yan din natin mapapagtan yan kasi nakakain na sa cemento tapos finish na yung wall. Ito diretso na lang sa baba. Tapos ito yung tatap natin sa line 2. Yan, nilalagyan ko na ng mga wire. Kasi doon hindi na naman ako malilito. Pero ito mamaya, pagkatapos ko yung layout lahat ng PVC, junction box, nalagyan ko na ng siya wire. Ito, maglalagay na rin ako ng wire dito. Kasi ito, hanggang doon, ilaw lang, tapos mula doon, mapunta doon, is switch lang, yun lang yung kanya, ano. Kaya wala siya ibang kasama, kung ba, line 1 and line 2 lang to. Itong PVC to, wala siyang kasama return. Kasi yung return niya, mula doon sa ilaw na yun, is doon papunta. Side na yun, ayun yung PVC yun. Makikita niya, yan. Medyo madilim lang. Yan, naka time plus light. Yun, yung PVC yun, yun. Papalitan na rin siya yun, kaya yun lang yung return niya. Although magdadagdag tayo ng isa pang return niya sa palabas, may propose na isa pang dagdag na ilaw dun sa labas, guys, yan. Doon sa corner ng bahay. Mga is na banggit ka, line 1 and line 2 lang yung dadaan dito sa PVC to. Ito yan, ito guys, yung ating wire is black lang lahat, yan, mga ito yung nabili ni owner. Ganun talaga minsan eh, minsan pag dumating na yung materials, yung kung ano yung available na kulay lang ng wire, minsan na-option tayo, kaya gagawin natin, ito yan, gagawa ko, hindi electrical tape yung gagawa ko marking, kasi minsan pag electrical tape, nangyayari natatanggal or yun, nabitaw yung dikit niya, minsan halimbawa babalikan natin, iniibang lang natin, tapos natanggal na yung tape, di wala na tayo marking, ito, yan. Kinukita ko, ito yung line 1, isa lang, tapos pag line 2, dalawa. Ayan, tapos yan, mula dyan, doon sa kabilang side niya, may marking din yan na line 1 and line 2. Ayan, ito yung kabilang dulo niya. Para nakalagay is line 1 lang. So, dito sa kabila, ito yung kabila is line 2. Alam mo yung line 1, tsaka line 2.
kahit hindi naka-color code yan. Bago nga pala kayo maglagay ng PVC o mag-layout ng PVC sa ganitong rewiring, kahit dyan sa mga bago pa na kayo mag-layout, ang gawin nyo is maglagay na muna kayo ng mga junction box. Ayan, ganyan ito. Kinabit ko naman yung mga junction box. Yun. Makikita nyo yun. Tsaka sa side na to. Para yung PVC, mabilis natin yung layout, masusukat na natin kung saan tatakbo yung PVC. Ngayon ito, diretso sa isang junction box na yun. Tapos yun. Saan tatapat yung ilaw or switch, maglagay kayo yung junction box doon. Ayan. Para hindi may risk yung maglinya. Kahit doon sa mga video natin paglagay sa slab, inuuna ko muna yung mga junction box. Para pag ano ng PVC, mabilis guys yan. Hindi kayo mahirapan. Then pagka PVC, kagandahan naman pag PVC kasi, yung wire or kahit yung mga linya natin is pahuli na, maipapasok naman natin compare pag flexible kasi talagang sasabay natin eh. Kaya kalimitan gamit ko PVC. Mas maano pati, mas matibay siya compare sa flexible. Ayan ito guys, ready na siya lagyan ng PVC. Lagyan ko na muna. Yun lang yun, yun. Diretso dun, pa-L lang. Tapos sa dito, para doon sa ilaw. Dun yan. Tapos yun, tuwid lang din. Para hindi na ganyan, no. Kumbaga, kung sa padu, o sa sampadumaan, nagtaikot-ikot yung PVC. Tapos gila ito. Ito, yan. May kutsi ko ganun. Tapos ibabalik lang din dun. Yan kung makikita nyo guys. Tapos ibiniikot lang. Tapos ibinirik lang dito. Yun. Ito, para ma-imis, mas tipid pati sa materials na magagamit. Guys, yun yung bago natin linya. Yun, naglagay na tayo ng PVC. Ito yung mga tatanggalin na ito guys. Yung mga yung mga flexible. Yun. Yan. Lahat naka-layout na tayo ng PVC. Ngayon, after natin siya layout ng PVC, yun, makita nyo guys. Secure nyo rin nga pala ng clamp siya ha, para hindi nagalaw. Kahit sabi natin nakapatoy siya sa ceiling yan. Secure nyo ng PVC clamp para hindi siya nagalaw. Ayan. Tanggalin natin ito lahat. Ito. Ngayon, bago natin siya tanggalin kasi pag tinanggal natin yung mga yan, mawala na yung current or supply na kuryente sa bahay. Ngayon, susunod natin is magwa-wiring na tayo. Ngayon, yung pag nakalayout na kasi yung PVC, medyo hindi na tayo malilito or mabilis na tayo makapaglinya ng wiring. Ngayon, unahin na muna natin sa dulo, papunta dito. Wire tayo or mag-wiring tayo kasi yung ilaw lang naman yun. Dito switch. Yun yung hirap eh, kasi naglagay ng T sa switch. This is hindi siya advisable. Tapos nandun pa yung mga splice pins sa loob ng T. Yan, narigyan natin siya ng wire. Pariwanag ko sa inyo yung paglagay natin ng wire. Yan. Yung return natin. Ito tayo magsimula guys. Yun isa ilaw kasi yun. So ito, pababa na ng switch ito guys. Yung return natin, pagsabi yung return, siya yung galing sa switch. Yan, tapos sa switch to. Mapunta doon sa ilong natin. Yun yung tinatawag na return. Ito is hindi ko na siya kinat. Basta mula sa ilaw, diretso dito. Papunta sa switch, diretso na siya. Binuo ko siya kasi iniiwasan natin na mag-splice. Gawa ng, para iwasan na rin natin pag-loose guys. Ayan. Then, ikinat ko lang, o yung may puto lang, is yung line 2. Yan, makita nyo. Yung line 2 is yun yung isang line na galing sa breaker, papunta sa ilaw. Yan. Ito diretso ito sa breaker. Yan. Siya lang yung mag-i-splice guys. Then yung line 1, siya naman yung galing sa breaker. Or yung isang linya na galing sa breaker papunta sa switch. Siya yung maglalagay ng live sa switch natin. Yan. Hindi ko na rin siya kinat kasi wala namang i-splice dito. Alis lahat yan. Yan. So ito yung mga return. Wala na siyang putol. Kumbaga, diretso na yung ito. Ilaw din to. Diretso dito. Papunta dyan. Yan. Punta sa switch natin. Lahat yung wala na putol. Ang may ano na rin dyan yung line 2 ito. Yan. Tanda natin is line 2. Yan. Tinatanda ko siya na dalawang ano marking para maano ko yung line 1 and line 2. Yung line 1 wala na rin putol kasi wala naman siyang switch na tatakbo or magtatak sa ilaw na to. Yan. Kinakat ko lang to kapag ka merong switch yun na i-coconnect or itatap tayo guys. Ito yung line 2. Yan, sila lang tatlo. Ito lang ang maging splice natin, yung line 2 lang. Wala nang splice lahat. Pero although, guys, kahit wala tayong splice, kailangan, yan, meron kayong spare kasi, kaya ako nag-spare sa loob ng junction box. Halimbawa,
magkaroon ng problema or meron tayong i-add na linya or magtatap tayo, hindi tayo mahirapan. Kung pwede sa mga gantong nakati, yan o. Paano ka makakapagdagdag ng linya kapag kaganyan T, tapos na andyan yung mga splice mo sa loob ng T? Mahirapan ka magdagdag, at the same time hindi rin safe kasi nasa loob yung splice mo. Ito, pag nagdagdag ka, napakabilis guys kasi may allowance ka pa. Yun. Lahat yan guys, ganyan ginawa ko. Ito, kaya ito putol, ito yung may mga connection, meron siyang itatap pa. Yun, pababa dito guys. Yun. Lahat, basta lahat ng may mga putol or mga ano, dyan lang yung mag-i-splice. Ito, ganito. Although may junction box siya, pero lahat buo. Kaya lang ako nag-junction box, imbis na ito yung gamitin natin. Yan. Meron siyang spare or may allowance yung wire natin. Diretso siya sa ilog. Tapos diretso ito sa isang box. Diretso papunta ang circuit breaker. Guys, yan na. Splice na natin. Pag-splice naman, ganito lang guys. Kita nyo, yung isang wire lang or line po lang yung may splice natin. Yung iba naman, may spare tayo. From ilaw to switch yung mga return natin. Yan. Spare na lang tayo. Tapos pag mag-splice ka guys, yan ganito. Make sure nyo na may higpit siya para maiwasan mag-loose din. I-fold nyo yung dulo or ibabaloktot nyo. Ang purpose nun, pag binaloktot yung dulo, iniwasan nyo na yung dulong ito, yung side na yan, is lumabas sa dulo ng electrical tape para hindi siya, yan, pwede makagroon kasi pagka ganun. Mas safe siya pagka finold nyo ganyan. Yan, isa pa rin yung nadagdag din yun na humigpit yung ating splice at may iwasan mag-loose. Tapos sa paglalagay naman ng electrical tape, dapat pag maglalagay ng electrical tape, mas maganda kung anong kapal ng insulation ng wire nyo, hindi yung kapal ng tape natin, para talagang secure siya. Ayan, safe na safe. Iwasan nyo rin maging grounded pagka maganda ang balot ng tape nyo guys. Tapos sa pag-tape, kailangan gagawin nyo ayan, ikot nyo to. Tapos pagdating sa dulo, ibe-bend nyo itong dulo. Be-bend nyo. Ayan. Ang purpose na yan, makikita nyo. Pag bined nyo, yun. Walang copper na makikita guys. Pag bined nyo rin dulo ng electrical tape. Ayan, okay na siya guys. Ligyan na lang natin siya ng cover. Then, after natin siya lagyan ng cover, okay na to. Tapos nito is, ayan. May MC siya. Ito, may PVC pa tayong lalagay kasi dito. Pero kahit may cover na siya, walang problema. Yun naman yung iyaan natin dito guys doon sa pababa yun, isusuot naman yung PVC or yung wire dito kahit may cover na, or yung PVC sa junction box natin yan, kahit may cover na to guys yun. At yan, splice na natin tapos tigyan natin na cover, then after na yung mga pababa naman sa switch tsaka sa ilaw yung ating gagawin guys, and yung ating mga linya is nakaset na, kita to ayan, nakaset na guys, yun, nakita nyo naman yung mga wire, yung mga wire na nakalabas na yan, yan. Ibababa na rin natin yan papunta sa switch, pero yung mga PVC natin is okay na lahat yun, nakaano siya, pati may cover na rin yung ating mga junction box yun guys, makita nyo yung ating ano is, yun, ibabagsak na lang natin yung ano, yung mga papunta sa switch tsaka sa ilaw guys, tapos yung mga ano, tsaka natin tatanggalin pag naibagsak natin or pwede natin siya energize, tsaka natin tatanggalin yung mga excess na PVC, mga yun, flexible loss, tsaka yung mga dating wire. Ayan. Ayan, medyo bababa na tayo kasi sobrang init na. Alas dos na ng tanghali, hindi pa maaay. Ayan. Ayan guys, balihin muna yung ating ano, nagawa ngayon. Ito yung part 1. Then, sundan nyo yung part 2 guys, yung paglalagay natin do sa mga switch na nito, tapos sa outlet, tsaka yung pagkakabit natin ng ano, circuit breaker or panel board, papalitan na rin kasi yun. Gagawing MCB na yung mga fuse box pa kasi nakalagay dito. Ayan, balihin lang muna guys at maraming salamat pong muli sa pagsuporta nyo sa video natin. Sana po, subscribe nyo na po yung channel natin do sa mga ilang nakapanood. At like, share, and click nyo na po yung notification bell para like updated sa mga videong na-upload natin guys. At comment lang kayo guys kung may mga tanong kayo at mga nais pagbang video. At maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Stay safe guys and God bless po ulit sa inyo lahat.